gawa naman po tayo ng pandemonay o monay pandesal. Gagamit lamang tayo ng 5 ingredients para sa ating dough. Yung basic ingredients lang po ang gagamitin natin. So, ang una natin gagawin, meron ako ditong 500 grams ng bread flour. Ito ay nasa 3 1/3 cup kung gagamitin nyo ang cup para sa measurement. Meron din ako ditong 2 teaspoon ng instant dry yeast. Kung gagamit kayo ng active dry yeast, kailangan nyo po muna itong ipabloom. Pagkatapos nito, hahaluin lang natin yung dalawang ingredients. Tapos, maglalagay tayo ng 1/2 cup ng asukal and then 1 teaspoon ng asin. Maglalagay na ako ngayon ng 280 ml o hanggang sa 300 ml ng tubig. Mas maganda kung ang gagamitin yung tubig ay yung medyo maligam-gam. And then, nahaluin ko lamang dito sa gitna para matunaw yung ating asukal at asin bago natin siya i-incorporate dito sa ating flour. Kapag ka nakita niyang medyo tunaw na yung ating asukal at asin, hahaluin na natin siya para mag-combine na sila at makapagbuo na tayo ng ating dough. Itong ating pandimonay o monay pandesal, mas madami siya kaya kumpara dun sa ating pandesal, tsaka mas malambot. Pero yung sarap ng breadcrumbs at sarap ng normal na pandesal na andun din. Maganda itong gamitin para sa mga burger. Gamitin mo siyang pang burger bun kasi hindi siya basta-basta nayuyupi. At saka pagka in-stack mo siya doon sa inyong container, sa mga nagba-burger, nagtitinda ng mga burger, hindi basta-basta pumapangit yung kanyang ibabaw kasi medyo matigas yung ibabaw niya dahil sa breadcrumbs o kaya medyo malutong. Hindi basta-basta nasisira yung ibabaw kaya pag pinresent mo siya doon sa customer, maganda pa rin yung kanyang itsura. Ito talaga sa aming burger para hindi sila maumay. Gumagawa rin ako ng monay pandesal. So, ito na yung ating dough. Kapag na-form na siya, tsaka natin ilalagay yung ating 1/3 cup ng shortening. Doon sa mga hindi nakakakita ng shortening sa kanilang lugar, pwede nyo itong isubstitute sa chilled margarine o kaya sa margarine. Pwede rin sa butter. Kasi minsan sa comments, lagi kong nakikita na hindi nila kilala yung shortening. Ito po ay oil lang din, pero parang ang itsura niya, siya ay kulay white, tapos ang itsura niya ay parang margarine lang din. Ito talaga ay ginagamit po para sa paggawa ng tinapay. Ang kadalasang tawag dito ay vegetable shortening. So ito, i-incorporate ko lang namang itong ating ating shortening hanggang sa ma-absorb na siya ng dough tsaka tayo mag-knead. Kung meron kayong mixer, mapapadali kayo, pwede nyo itong i-mixer sa inyong gamit ang dough hook sa loob ng 8 minutes hanggang sa 12 minutes. Hindi na kayo magmamasa. Pero pagka wala, kayang-kaya nyo rin itong masahin gamit ang kamay. Kung na-incorporate na natin itong ating dough, yung aking lamesa ay malinis na. Kapag ka naglilinis ako ng aking work table, ginagawa ko, pinupunasan ko siya ng suka. Bago yun, pinupunasan ko siya na may sabon, tapos binabanlawan ko siya, tapos pinupara malinis na malinis at hindi tayo makokontaminate yung ating ginagawang dough o tinapay dito. So ayan, magsisimula akong mag-knead. Huwag na kayong mag-add ng masyadong flour kasi hindi naman malagkit itong ating masa. Tapos, kung nahihirapan kayong mag-knead, pwede kayong gumawa ng slap and fold method. Ganun lang. Habang nag-knead kayo, once in a while, gagawin nyo itong ating paghahampas sa table ng ating masa. Tapos, ipo-fold. So, yung iba, nahihirapan mag-knead, sinasabi nila, minsan 1 hour na silang nag-knead, ay hindi pa rin nila makuha yung window pin test. Yung ating pag-knead po ay talagang makukuha ko siya through practice. Siya galang po, at kapag kahabang padami ng padami,
ginagawa nyo. Pahigpit din ang pahigpit yung grip nyo, mas madali kayong magmamasa. O kaya, pag ipunan nyong bumili ng mixer, kung talaga seryosohin nyo yung paggawa ng tinapay, para hindi kayo nahihirapan. O kaya naman po, paminsan-minsan sa aking vlog, nagpe-present ako ng iba't ibang method para mapadali yung ating kneading process. Ang ginamit kong method dito ay yung straight dough method na kung saan, kung mapapansin nyo, tinimpla ko ng isang timplahan yung ating mga ingredients, diniretso ko ng masa, at pagkatapos kong makuha yung ating makinis na masa at stretchy na masa, tsaka ko siya diretsong imomolde, at tsaka kapag ka namolde ko na siya, yun lang yung time na ipuproof ko siya o papaalsahin. Ibig sabihin, isang beses lang tayong magpapaalsa kapag napigura na siya. Marami pong method ang pwedeng i-apply sa paggawa ng tinapay. Ngayon pong nasa 16 minutes na po akong mahigit nagmamasa, naging stretchy na po yung dough at sa tingin ko'y okay na po. Pinahiran ko to ng shortening kasi nararamdaman ko na medyo nadadry na yung ating dough. Tapos, ikakat ko po ito na nasa 50 to 60 grams. So, meron na ako ditong nakahandang breadcrumbs. Itong aking breadcrumbs ay gawa lang din namin mula sa tirading pandesal o kaya monay. Tapos, tinusta namin siya sa oven. Kapag kapatay namin ng apoy ng oven, tsaka namin siya tinutusta para yung labas niya ay brown lang at hindi masunog. Then, pagka wala naman kayong nakita nito, pwede naman kayong gumamit ng panko o yung Japanese breadcrumbs. Pwede rin kayong gumamit ng grahams. Pwede rin kayong bumili sa mga bakery kasi I'm sure meron silang ganito. Kadalasan binibenta ng ganito ang bakery ng nasa 60 pesos per kilo. So, mura lang siya. Ngayon, ang gagawin natin, bibilugin ko lang siya. Katulad yan. Tapos, diretso ko na siyang isasawsaw. Kasi kapag ka pinatagal ko siya, binilog ko siya, tapos ininaras ko na siya dyan, madadry masyado yung ibabaw niya. So, hindi na maraming breadcrumbs yung kakapit sa kanya. So, ayan. So, sa pagpapaikot ng inyong tinapay sa inyong palad, ganito lang yun. Kunyari, lalagay nyo siya dyan, tapos pagka nakita nyo, makinis na yung kanyang ibabaw, yung surface ng kanyang. So, ang gagawin natin, make sure lang natin na coated na lahat ng ating bun. Pagkatapos nito, i-arrange ko na dito siya sa ating grease na pan. Kung burger po na bun ang gagawin nyo, kailangan nyo pong magdalawa ng pan para talagang bilog yung kakalabasan ng inyong burger pan. Ito ay 14 pieces, pagkakasyahin ko na lang siya sa isang pan. Bali, kailangan natin ng 5 hanay, 3 hanay pababa. So, kahit ganito, kahit pinagsama ko lang sa isang sa isang tray, siguraduhin yung may gap kada bawat isa para pagka umalsa siya, hindi siya masyadong magdikit-dikit. Ngayong natapos na natin siyang i-tray, ipapaalsa ko siya ng isang kalahating oras hanggang 2 oras. Makikita niyong alsado na siya kapag kamalapit na siyang magdikit-dikit sa tray. So, binalutan ko siya ng plastic para hindi madry habang siya'y umaalsa. Makikita niyo na malalaki na yung ating mga pandemonay. Halos magkadikit na sila. Kapag kaganyan na po yung kanilang laki, sila, kailangan niyo na mag-preheat ng oven kasi kailangan niyo na siyang isalang agad. Otherwise, babagsak siya kapag na-overproof nyo siya. So, ngayon, okay na okay ito. Ito po yung tinatawag na salubong. Ito na po yung kanyang pinakamalaking iaalsa. Kapag ka umalsa pa po siya ng mas matagal, ang kasunod na po nun ay babagsak na po. Kasi hindi na ma-hold ng ating tinapay yung mga air bubble sa loob. Kaya kailangan, kapag ka ganito ng kalaki yung inyong tinapay, huwag nyo na siyang paalsahin pa kasi pagka inoven nyo siya, malaki ang tendency na babagsak siya o kaya kukulubot-kulubot po yung ibabaw niya. Kaya ngayon po, isasalang ko siya sa preheated oven na may 180 degrees Celsius for 14 to 15 minutes.
creatures in my bedroom at night. Lately I have not been sleeping fine. I can't get no peace. So ito na po yung ating pandemonay kapag katapos maluto. Kailangan po na magbabrown yung ibabaw niya, kung hindi underbake po ang mangyayari doon at babagsak din po yung inyong monay. So ito na po yung ating pandemonay. Sana po nagustuhan nyo at natuto po muli kayo sa ating video. Maraming maraming salamat po sa panonood. Meron na po akong FB page tsaka FB group na ginawa. Lutong Tinapay din po yung name. Sana po mag-join kayo at mag-share din po kayo ng kaalaman nyo sa paggawa ng tinapay doon sa ating FB group. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli po at magkita-kita po ulit tayo sa aking susunod na video.